Breaking new update. Ngayong September 27, 2023. Manila, Philippines, nagdagdag ang San Miguel Beerman ng 2 kapana panabik na mga batang prospect sa fold, na pinirmahan sina Kite Jimenez at Troy Malilin sa kanika-nilang 2 taong rookie deal noong Miyerkules, ika-27 ng Setyembre. Si Jimenez, na nakakuha ng malaking social media followers dahil sa kanyang hanay ng mga nakakaaliw at mahuhusay na galaw sa basketball, ay sa wakas ay makakaugnay sa kanyang idolo na si Terrence Romeo. "Parang nasa langit ako dahil pangarap ko na ito mula pa noong bata ako," Jimenez told reporters in Filipino after he was drafted 76th overall in the recent PBA rookie draft. "I never expected na mapipili ako ng San Miguel. Nagpipigil ako ng luha nang marinig ko ang pangalan ko kahit malapit na sa dulo. Iyan ang kalooban ng Panginoon." Matapos ang kanyang stint sa Perpetual Altas sa NCAA, nakakuha si Jimenez ng pagkilala sa paglalaro para sa Mavs Phenomenal Basketball sa isang serye ng mga exhibition games na ginanap noong panahon ng pandemya. Ipinagmamalaki niya ngayon ang higit sa 300,000 mga tagasunod sa social media, kabilang ang 180,000 mula sa YouTube lamang. Ipinakita rin ng Guardia ang kanyang mga paninda sa Maharlika Pilipinas Basketball League MPBL, kung saan nagtala siya ng bihirang quadruple-double na 33 puntos, 13 rebounds, 11 assists, at 11 steals sa 125-74 blowout ng Sarangani sa Mindoro noong Oktubre taong 2022. Pinirmahan din ng Beerman si Malilin, ang 36th overall pick, na dating most valuable player ng NCAA Juniors Division. Naglaro siya ng collegiate hoops para sa Ateneo Blue Eagles bago pumirma ng deal sa MPBL. Sa paligid ng liga samantala, palalawigan ni two-time PBA MVP James Yap ang kanyang professional basketball career matapos pumirma ng one conference deal sa Rain or Shine. Si Yap, isang konsehal ng San Juan City, ay nakikipag-juggling sa sports at politika, na nag-leave of absence noong Nobyembre taong 2021. Ang 7-time PBA champion ay pumirma rin ng one conference deal sa Elasto Painters sa PBA Governors Cup noong unang bahagi ng taong ito. Siya ay lumitaw sa 10 laro, simula sa 3, na may average na 5.2 puntos at 1.7 rebounds. Sa kabilang banda, ikinulong ng Northport ang NCAA standout na si Franyu sa 2 taong rookie deal. Ang Spitfire guard, na naging bida sa Letran Knights, ay nakipaglaro na sa Batang Pier sa katatapos na PBA on tour, bago na draft sa 40th overall. Makakasama ni Yu ang college coach na si Bonnie Tan, na nanguna sa powerhouse team sa isang pares ng championship. Kung bago ko lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment and subscribe. At pindutin ang notification bell button para updated ka sa bawat upload nating video. Maraming salamat po sa walang sawang pagsusubaybay.